siapa ada yang mengangkat pada kasus dalam pengolahan ini pada dalam berkoma oleh Bapak Saudara Kolam Ilan Telaka semua awe dan sekali semua awe kami dulu sandar telah tanggus tres melingkut kayu sepenginun namai kagalakan masyarakat kayu sekanyang harapan namai awitan Salibikus jiris unuan dos eto po ang pinapanggitlang pada nakasulat. Sinanap at abiho, sila po ay mga ramlitar ay kumuha ng kanya-kanyang suban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ang insenso. Sila'y nagandong sa harapan ng Panginoon ngunit ibang apoy na at ito ay hindi inutos ng Panginoon. Lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon at dinamon sila at namatay sila sa harapan ng ating Panginoon. Kapag kalaw po tayo ay nabigong makagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng banal at karaniwan o kung tayo ay mabigong sundin ang mga tuntunin ng Panginoon tulad ng kanyang itinitali, tayo po ay nagdadala at kahatulan sa ating mga sarili. Iniisip din na dapat abiyo sa kanilang sarili na okay na nagawing kahalili ang banal sa karaniwan, yayamang pareho namang apoy. Ang pangangatwiran sa atitontunin ng Diyos kahit natungkol sa pagbabalik ng ikapo at ng malayang mundo ay nagdadala sa atin tumo sa sarili nating pagkasira. Sabi ni Ellen White, Counsels on Stewardship, pahina 205. Siya ay nagsabi ang mga tao ay inuulit ang mga kasalanan nila hinadap at abiro. Kanilang ginagamit ang pangkaraniwan sa halip na banal na apoy sa pamamagitan ng pagsiservisyo sa Diyos. Ang Panginoon ay hindi tinatanggap ang ganong uri ng mga ito. At itigalang ang payo na mayroon tayo sa banal na kasalanan tungkol sa palahan ay minumungkahi sa atin ng ating Panginoon upang suportahan ang kanyang nagtatapos na gawain. At ipagtuunan ang pansin ito at pag-aralan hanggang sa mauluan natin ito at may pag-usang tanggapin ang pribilehiyo na maging katuwang ng Diyos sa banal na gawain ito kasama ang ating pangapananalabi at ang ating buong pagsisita. Ang panawagan para sa ating ngayong umaga, huwag natin pangatwiranan ang mga tuntunin ng Diyos kahit na ang tungkol sa ikapo at magi sa mga malayan. Ngayong umaga, purihin at sabahin natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabuli ng isang matapat na handog at ang pagbabalik ng ikaw na para sa pagtatapos ng ganyang gawain. Ang ating mong mga dato mo ay handang maglimot upang tanggapin ang ating mga ikaw po. Thank you.
ay bigla na namin nakila ang pagpala namin ng Diyos. Hindi mong pagpalaing patuloy ang kabuhayan na aming mga kapatid. Salamat Panginoon sa kalakasan. Salamat Panginoon sa buhay at karunungan na nagmumula sa inyo. Alam po namin na ang mga bagay na aming pinagkaloob sa bagay ito ay hindi bayan o hindi mo sinisigil sa amin. Ngunit ito'y bahagi, Panginoon, ng aming pagsamba at pagpilito bilang pagkilala na ikaw ang sanglihari ng aming buhay at ang lahat sa amin. Ang aming pakiusap, ang iyong banal na Espiritu ang pagbigay sa aming iwan ng isang maluwid na pagbabasa upang maipagkaloob namin ang isang katampatang pagsamba na aming binibigyan ng pagkakaiba ang banal at ang pagkakaiba. Ang mga salaping ito ay magamit upang maraming kaluluwang maatay sa inyong panan upang maging bahagi ng inyong bayan samantalang hinihintay namin ang papalad na pagdating ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng ito ay aming dalangin araw-araw sa kanyang Panginoon. Amen. Ang ating po pagbasa sa tanghali nito ay matatagpuan sa aklat ni Mateo chapter 24 verses 45 hanggang 51. Ito po ay tumitinito ng pagkakain. Ito ay tungkol sa mga tapat at di tapat na alipin. Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangasiwaan ang kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang mayroon ang kanyang ginagawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwalaan niya sa kanya ang lahat ng kanyang alialitan. Ngunit kung ang masamang alipin iyon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon at pinasimula niya pagbukil ang mga kapwa niya alipin at nakisalo at nakipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ang alipin iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman. At siya'y pagpuputol-putulin at ilalagay na kasama ng mga mapagkunwari kung saan ay magkakaroon ng pagkais at pagnangalit ng mga ngipin.